magandang Huwebes sa ating lahat. Ako po si Lord Vera. At kung init na init ka pa rin, ba, todo na po ang aircon o electric fan, at inom lang ng inom ng tubig. Magpaypay sabay-sabay, sit tight, and enjoy your serving of Afternoon Delight. Okay, malamang ang nasa isip nyo ngayon, si Denise Tan ba yun? Malamang hindi. So, nasan si Denise Tan? Huwag hanapin ang wala, yan ang sabi ni William Shakespeare. Bukas babalik na siya. Pero may makakasama tayo na mas fresh pa sa delight of the day. Magandang hapon. Kiniram po natin mula sa brunch ngayon. Nasa Afternoon Delight. Si Angela Lagunsad. Kaso. Thank you so much for having me, Lord. Mm-hmm. It's so nice to see you again. Long time no see. Oo. Kala ko kanina sasabihin mo, relax and enjoy the movie. Pwede rin. Or, at yan ang headlines on history ngayon. Oo, oh, ngayon. Medyo matagal-tagal na rin. Na. Oo. Oh. In J-Tarok helmet to remind us of better times. Oo. Wow, pansin ko may pagkain din kayo dito. Ah. Ba't pulang-pula ka pala talaga? Ano? Masayang-masaya ako. Ano ba ang brunch ninyo kanina? Kanina, we had, ano ba brunch namin kanina? Sino ba role? Social na social. Ito naman ang ating ano, delight ano of the afternoon tayo? Ay... Nako, lumpiang sariwa. Mm-hmm. Ang lumpiang sariwa, bao. Mabango, kala mo mukha siyang dessert, pero hindi, very savory siya, no? Mm-hmm. Ang lumpia ay napakaraming anyo at makikita mo iba-ibang interpretations ng lumpia all across Southeast Asia. Okay. Ang crunchy, ah. Ang sarap. Diba? Okay. Direk, paki-focus ang ngipin ni Angela. Bakit? Abang nagsasmile. May color green. Uy, alam mo ba, ito yung paboritong pagkain ng mga nag-iingat sa kanilang mga kolesterol. Bakit? Yung daddy ni Diego, I remember. Mm-hmm. Favorite to eh. Bakit daw? Wala lang, gusto lang yung kainin. Si Diego, ano naman ang favorite? Kahit ano kinakain ni Diego. I'm sure. Okay, so lang... So, tikman mo, masarap, nasasarapan ka bakit ba? Bakit nga? Masarap ng sauce niya. Ang paborito kong ganito yung sa kamuning. Oo, yung catered ba yun? Sa, yes. Yung sa may empanada. Lucky 20, yes, pating chicken empanada na yun. Suki ako dyan nung grade school lang. Lagi ako inuutusan doon. Ng... Okay, so this is everything you need in a nice dish. So yung contrast ng textures, may malutong, may malambot, at higit sa lahat, yung sarsa niya. Angela Lagunsad, water, sugar, cornstarch, at higit sa lahat, enough garlic to kill Dracula. Mm-hmm. Pero masarap siya, tinikman ko na siya kanina. Mm-hmm. Masarap din yung sauce niya. Pero yun nga, ang favorite ko talaga dito yung pag-crunchy yung gulay. Kapag medyo malabsa na siya, hindi na masarap, diba? Creamy parang corn. Lord's Kitchen to eh. Parang Lord's Toast Kitchen. Teka, mas gusto mo ba ang sariwa na lumpia or yung fried? Depende sa mood. Mm. So, pag ngayon, pwede naman din to, masarap siya sauce. Mhm. Mm-hmm. Okay. Kaya pa. Sa halimbawa, sa Vietnam ano, spring roll sila, iba rin 'yon. Yeah, I love that too, yung merong vermicelli. Yan. Sa Tagalog, sotanghon. So ito naman, kamag-anak ng Miss Makapal lang yata yung ating roll, yung egg roll. Mhm. Mm-hmm. Tapos yung peanut sauce nga niya. Oh, alam mo yung na-discover ko na napakadaling gawin. Ano? Pero babaguhin talaga niya yung flavor profile mo. Ay yung nuk nam, alam mo yung patis ng Vietnamese? Mm. Yung patis, hahaluan mo siya ng konting sugar. Hindi konting sugar. Sugar na panapat doon sa alat niya. Tapos sibuyas na... Pag pinrito mo siya, habang kumukulo pa, ibuhos mo doon sa patis. Mag-i-impart siya ng flavor. Di. Ang bango. Talaga ba? Mm-hmm. Sige, matry nga ni Diego yan. Papatry ko sa kanya. Utusan mo siya magluto. Kasi siya yung chef yun, eh. Diba? Correct. Tapos, lumpiang Shanghai naman. Nung magugulat ka, okay, bagamat Fukien galing yung word na yeah. Lumpia. Mm-hmm. Wala ka makikita ng lumpiang Shanghai sa sugat ng Shanghai sa China. Wala. Mm-hmm. Wala.
Sa ating galing yan, diba? Sa ating galing yon. Same, you know, walang pansit canton sa Canton City sa China. Ganun talaga. Galing. Maging, ano yun, Lechon Macau sa Macau. Walang ganun. Okay? Huwag niyo pong isubukan i-adjust sa mga TV ninyo. Oh. Ganyan po talaga yung kulay ni Angela. Mm-hmm. Nag-blazer na nga pa, hindi masyado makita. Putis na pang white balance. Okay, putis na hindi pwede doon sa very controversial na ad. Ah, oo, mm-hmm. Yung pampaputi ng capsules. Pero interesting yun, ha? Kasi it's trying to achieve something different na, parang, na approach. Parang kumbaga, kung komportable ka sa balat mo, don't drink, don't take this medicine. Pero ano yun eh, parang hati yung pananaw ng netizens mm-hmm. doon sa ad na yun eh. Yung iba, okay lang, something new, as long as pinag-uusapan ka, that's good. Mm-hmm. Sa iba naman, sabi na kasi lalaki yung nag-run ng campaign. So anong alam niya sa usapin ng mga pambabae na ganyan? Mm-hmm. Pero ikaw mismo, ano tingin mo ron? Hindi mo problema yun. Ikaw problema. Diba? Kasi mm-hmm. alam mo naman tayo eh, tayong, ayun ko, siguro it's in nature with us na mm-hmm. kung anong wala sa atin, yun ang gusto natin eh, diba? Pag kulot ka, gusto mo straight buhok mo. Pag straight buhok mo, gusto mo kulot. So ako minsan, because I'm so white, gusto ko nang medyo may tan. Ano nga pala, diba? Paano ka ma-sunburn? Ano itsura pa pag na-sunburn ka? Wala lang, maano. Kasimpulan yan. Kasimpulan nito. Para kasi masakit. Para kasi Donald Trump, kulay kwek-kwek. Mm-hmm. Okay. Masakit. Ito naman, Angela. Dahil mo sinasabi, Lord. This is a segment sa program where we check social media. At wala po ngayon mag-check ng social media. Kaya ang madalas sinacheck ngayon ng mga kababayan natin, website ng pag-asa. Mm-hmm. Bakit? Para kunyari, malalaman nila ang projection ng heat index for the day. Dahil grabe ang init for the past several days. Yes, Rema? Mm. Abot ka lang na abot, Rema. Walang problema yan. At all the heat indices say parang impyerno pa rin ang pakiramdam. Mm-hmm. So ito ba may issue sa mga kababayan natin? Basta mainit. Period. Sure. Oh. Pero ngayon medyo makulimlim ng konti, Angela. Medyo, mm-hmm. oo. Kasi sabi nga yan, ano eh, nung kausap namin yung pag-asa na there will be times sa baka umulan. Kasi sobrang init. Diba na mo yung pag pinag-aaralan natin nung grade school time, yung precipitation. Mm-hmm. Oo, parang kumbaga may moisture. May moisture, mm-hmm. oo. Well, speaking of moisture, naalala mo ba, o pinagtaluan nyo na ba ng asawa nyo yun? Yung alam. Yung sinabi ni Congresswoman Janet. Yeah, oo. Commando. Going commando. Oo, after film by the great Arnold Schwarzenegger. Commando. Oh, 'di ba? Oh, meron din akong story online, sige Lord, nga, para sa may baon din ako, mm-hmm. ha. Galing din sa philstar.com's headline. World's oldest man dies at damo, 114 years old. Mm-hmm. Okay. So ayan po nakikita niyo sa anong name niya? Anong name niya? Sa yung TV screen, that's Juan Vicente Perez Mora from Venezuela. Na isa po siyang farmer. Kinabahan ako doon sa Juan. Kasi, di ba? Eh, 100, kaka 100 pa lang nung isa. Ito, 114. So, he died at the age of 114. Kaya lang, ito ang masakit dyan, mm-hmm. Lord. Sayang kasi, ilang weeks na lang magbo-birthday na itong si Juan. My God, sa May 27. So mag 115 siya sana, kaso nga he died. So in 2022, the Guinness World Records named him as the oldest man in the world. Come on, talaga. May record ba talaga yan? Oo, meron siya. Tapos ito, bigyan lang kita ng iba pang mga details. Sige, ilan ang anak niya? Mm. Si Juan Vicente Perez, meron siyang 11 na anak. Mm-hmm. 11 children. Meron siyang 41 grandchildren. Wow. Tapos meron siyang 18 great-grandchildren. Mm-hmm. At ito pa, 12 great-great-grandchildren. Nako, mahirap. Mauubos ang pera mo dyan sa pangregalo sa Pasko. Angela. Ang dami, no? So ito si Juan Vicente, umabot nga siya ng 114 years old. Pero naman si Juan Ponce Enrile, ano ba to? Ah, okay. Si Juan Ponce Enrile natin, ma-reach kaya yung age ng Venezuelan centenarian counterpart niya. Ano so kaya? 14 more years. Pa. Farmer, okay. Oo. Ano ang meron sa... Alam mo, I was gonna tell you nga, I was gonna make you kwento. Yeah. No, kasi before, years before the pandemic, so mga 2018, 2019, I went to Banawe Rice Terraces. Mm-hmm. So I did the documentary there. Mm-hmm. And I featured oldest farmer in Rice Terraces. Mm-hmm. So mga 97, 96 siya at that time. Mm-hmm. So ano yung itsura niya? Ano?
mukhang farmer, ano, malakas pa siya, mm-hmm. nag-aararo, umaakit sa rice terraces. Mm-hmm. Tapos, very sharp yung memory niya. Then I asked him, ano ba yung ano secret to, mm-hmm. di ba, to long life? Mm-hmm. So sabi niya, golf. Of course, being happy. Golf. Siyempre, sabi niya, pagiging masaya. Okay. Tapos, number two, sabi niya, sabi ko, ano ba kinakain mo? Mga boiled, ano, boiled, ano yung kamote, mm-hmm. talbos ng kamote, yung mga ganun. Tapos, yung manok na ginagamit niya, o yung kinakain ng family niya doon, galing lang din sa farm nila. Okay. So, basically, walang mga preservatives yung kinakain niya. Tapos, every morning, ang kanyang exercise, yung pagpunta niya sa Banawi Rice Terraces, mm-hmm. to check his, mga, yung sa rice nila, paddy. So, yun. In short, ang leksyon dito, kailangan mong maalagaan ang iyong, yes. kalusugan para makasingil ka ng 100,000 sa DSWD. Sa gobyerno natin. Tapos, ano din siya, parang sabi niya, plenty of water. Yun din yung mm-hmm. iniinom din niya. Pero, Sorry, nag-ano din siya yung rice sake nila. Favorite nila. Rice sake? Oo, parang rice Hapon? Sake. Rice, rice tapoy. Wine. Tapoy. Oo, rice wine. Tapoy. Oo. So, Philippine Tinikman tapoy yung yun. Nakadala sa kanya. Ganon. Pero, alam mo, Angela, ako naniniwala, wala sa haba yan eh. Nasa kalidad yan. Actually, it's the ano magagawa ng haba ng buhay mo? Haba ng buhay mo kung wala ka namang ginawang matino para sa bayan. Kung may pinagkatandaan ka. Correct. Anong wisdom ang meron kang i-impart sa new generation before you leave the earth? Correct. Now. Kasi totoo lang, Angela, no? Dinisenyo tayo na ilang taon lang sa mundong ito. Kaya marami ka nakikita, di ba, yung mga nagba-birthday o pinopost pa minsan sa Facebook yung mga lolo, lola, nanay nila na nakangiwi na, gano'n na. May birthday hat dito sa ulo. Parang, hindi na nila alam yung nangyayari sa kanila. Oo, parang spare naman. Totoo. Pero ibig sabihin, ang kamatayan mo, sabi nila, malapit-lapit daw sa birthday mo lagi. Oh my gosh, mm-hmm. scary naman. Malapit na birthday ko din naman. Matagal-tagal pa naman. Magpakain ka muna bago ka... Pero alam mo, totoo yung isa sinasabi mo, ma-share ko lang before we move on to another story. Sige lang, habang kumakain ako. Habang kumakain ka, meron din ako na-interview na matanda before sa Tondo, Manila, mm-hmm. na he was able to get his 100,000. Mm-hmm. Kasi it's centenarian law, di ba? Mm-hmm. Kaya lang, hindi niya na enjoy yung 100,000 kasi namatay din siya. Parang meron pa siyang natirang 50,000 or 60,000. Naku, marami rin magagawa yung 50,000. Oo. Isang magandang relo na yon na medyo upper class na si Eiko. Pwede pero na, pwede. Rolex hindi kaya. hindi yun. Hindi pwedeng Patek. Definitely. Oo. Si Van Ode, di ba? Sinasabi nila, 100 plus na siya. Pero tingnan mo, sumusunggab ba, oh, diba? Kay Papa P? Okay ba sa'yo yun? Yahaba ang buhay niya. Napunta mo na ba si Apo Van Ode? May plano ka ba? Kumakain pa. Ayaw na niya. Ito muna, isa pa pinag-uusapan sa social media. Ito, parang sabi nila, bittersweet, no? Another weightlifter beats Olympic gold medalist Heidelin Diaz in the Paris Games qualifier. Mm-hmm. So, let's get the details from our One News Sports editor. Ano, kasama natin, si Riza Diaz. Hi, Riza. Hi, Riza. Hi, Angela. Hi, Lord. Mm-hmm. I hope Ayo. You're having, you know, a great day. Nainggit ako sa lumpia nyo, sa fresh Sarap. Lumpia. Sarap. Ang crunch mo yan. But, you know, more good news is coming all the way from Thailand, kung saan nangyayari nga ang 2024 International Weightlifting Federation World Cup. Kasi meron na naman tayong isang kababayan that has qualified to the Paris Olympics 2024. We're so proud to, of course, announce na si Elvine Ando is going back to the Olympics. This is going to be her second trip to the Olympics to compete at weightlifting. This very young Cebuana, only 25 years old, did very well last night in the competition. Nakapagabuhat siya ng 100 kilos in snatch. And 128 kilograms in clean and jerk. So, good enough yan for her to be able to make it to the top 10. That again qualifies for Paris Olympics this coming July. Mm-hmm. But you were mentioning also, Angela, it was kind of like a bittersweet moment because one of our kababayans who's also in the same category, our golden girl, si Heidelin Diaz, unfortunately did not make the cut. But nevertheless,
you know, it was still a good showing for Hidilyn. And he actually, or she actually, and her wife has released, you know, some statements over social media. And they're saying that they're very grateful regardless mm-hmm. of the outcome kasi na naramdaman pa rin nila yung suporta ng mga Pilipino sa kanila. And Hidilyn is saying that she will continue to lift. Maybe if hindi man sa Olympics in, you know, another capacity such as lifting, you know, our athletes and becoming a great inspiration to them. Kahit pa hindi na siya nakapasok sa Olympics. So, yeah. Magandang ano pa rin naman niya. Magandang, kumbaga, we're still proud of her. Pa rin for Hidilyn Diaz. Correct. Just to note, hindi pa tapos itong World Cup in weightlifting in Phuket, Thailand. We still have two more weightlifters to see action on Sunday. Vanessa Sarno and Christelle Macoron. So, itong dalawa na to, sasabak pa and hopefully, madagdagan pa yung mga atleta natin na makakapasok at makakapag-qualify sa Olympics. Other than Vanessa and Christelle, in the next coming weeks, in the next coming months, meron pa rin tayong mga athletes that will try to qualify for the Paris Olympics. We have Sam Catantan for fencing. May mga boksingero pa tayo na susubok, katulad nila Carlo Paalam. And syempre, meron pa tayong athletics. So let's all cross our fingers and continue on praying for our athletes para mas marami tayong maipadala sa Paris. Mm-hmm. Okay, Riza. Ayan. Yes, Lord. Tama ka, sinabi mo, no? Kumbaga sa contribution sa bansa, quota na si Hidilyn Diaz. Mm-hmm. Matagal ng quota. Pero may mga nagtatanong. Imagine mo, Lord. Alam mo, hanggang ngayon, ha, pag binabalikan ko that moment when she won gold in Tokyo, it still gives me goosebumps. Correct. Hindi nawawala yung feeling na nadala ni Hidilyn sa buong bansa, yung sa bawat Pilipino, when she actually won that gold medal for us. And that's more than enough, you know? And alam naman natin, hindi talaga, kumbaga, forever sa sports. Mm-hmm. Lalo na syempre kapag nagkakaedad, di ba? And Hidilyn, you know, is 33 years old. She had an injury just last December that has prevented her from competing in a recent competition. So we know that, of course, hindi siya in the best shape coming into this World Cup. But still, she did her best. Mm-hmm. And you know, she wasn't very far. She finished 11th actually out of the top 10. So she was almost there. Hindi lang talaga umabot. But nevertheless, we're very proud of Hidilyn Diaz. Mm-hmm. Forever na yun nakatatak sa atin ng unang-unang gintong medalya galing sa kanya. Binigay niya. Uy, Riza, sorry. May mga nagtatanong kung usually nagko-compete si Hidilyn sa 55 kilogram event. Oo. Correct. Nilagay siya sa 59 kilogram. So, may nagtatanong bakit na same weight category si Elrin Ando at si Hidilyn? Okay, kasi Lord, tama ka, no? So, Hidilyn used to compete in the 55 kilograms. Unfortunately, in Paris, hindi na siya, that event, that category was scrapped off. Wala na. So, napilitan siya somehow to move up to 59 kilograms. In layman's term, kailangan niyang bumigat para lang mag-qualify in this category. Mm-hmm. Which is not an easy thing to do because you have to bulk up. Mm-hmm. And, you know, marami ang factors. And I'm not an expert, like a doctor to say so, but it could be one of the factors why she got injured last December. Uh-huh. Pero, to be fair also, in this story, si Elrin Ando is also not in the 59 kilogram category to begin with. Mm-hmm. Si Elrin naman galing sa 64 kilogram category. Mm-hmm. So siya naman, kinailangan niya mag-lose ng weight to be able to fit the 59 kilogram category. That is, of course, what they are trying to vie for competing in Paris for the Olympics. So ganun talaga ang buhay ng atleta. Kahit mga boksingero natin, you can move up and down. Kaya nga, diba, si Manny Pacquiao, you know, a multi-class, diba, iba't-ibang weight class category champion is such an amazing feat. It's something that we only see once in our lifetime. So hindi talaga siya madaling gawin. Mm-hmm. And again, going back to Hidilyn, it wasn't an easy thing for her to do na mag-butt up, na umangat. Alam mo, sa Cosmo, ang tawag nila dyan, Riza, ay yo-yo dieting. Diba? Yung parang nagsisiso, imagine, at one point kailangan mong bumigat and then a few months after kailangan mo na namang gumaan. And again, sa mga atleta natin,
ibang ano to, ibang sakripisyo yan para sa kanila. Ako kaya ko gawin yung magdagdag ng timbang. Diyan ako magaling. Oo. Yun lang. Magdagdag, magbawas. At yung buhat, ibang usapan. Okay, Lisa, siguro, tanong ko lang, ano ang ginagawa ng weightlifting scene natin? What are they doing right? What do you mean the federation? Yes. Mm-mm. Kasi mas napapansin ngayon ang weightlifting category. The support, you know, Mr. Fontavella, along with the POC President Bumble Tolentino, they're there with them in Phuket, Thailand to make sure talaga na lahat ng kailangan nila, even, you know, months before, they've already visited the facilities that will be used for our, you know, athletes, that will be used for, you know, the Olympics. Mm-hmm. So, kung suporta ang ating government, naka-full support dito sa mga atleta natin, lalong-lalo na sa mga weightlifters natin, kasi, kumbaga, isa to sa mga events na talagang kung saan kaya natin mamayagpag. Kaya natin humakot ng medalya tulad na lang ng boxing. So support, ano? Support talaga. Mm-hmm. Hindi may ibig sabihin na walang support yung ibang mga sports. Pero ibig sabihin, kung maalala mo, no, sa results, Rizal Coliseum, gilid yan, yung mga ano ng mga PSA, mm-hmm. yung weightlifting room talagang, nag-shoot kami dati ron, before Tokyo Olympics pa to, makikita mo talaga, sorry, pero medyo kinakalakalawang ni ibang mga binubuhat nila. At tingin ko, nakadagdag din sa challenge, di ba? Parang pelikula ni Sylvester Stallone. Okay, from Stallone, Talon tayo, kay Calvin Abueva na, naku, may nangyari, nasuspindi at na-fina naman daw itong PBA The Beast na ito. Correct. Lord Angela, pinagsabihan nga ni Commissioner Willie Marshall, PBA Commissioner, si Calvin Abueva, in regards to this last incident where he was actually seen on camera flicking a finger mm-hmm. over a fan. Mm-hmm. On Calvin's side, ang sabi ni Calvin Abueva dyan, he was taunted. Meron mm-hmm. daw din sinasabi yung fan. Nakaupo mm-hmm. sa patron mm-hmm. sa kanya na hindi niya nagustuhan. Pero, you know, it's not an excuse for what he did. Huh. And like what Commissioner Willie Marshall said, next time, sabi niya kay Calvin, kung may ganyang sitwasyon, sabihan mo kami, sabihan mo ang referee, we are going to deal with the fan. You don't. Yes. Kasi whatever happens, hindi magandang tignan yan para sa iyo, being a professional athlete, and also us being, you know, role models, them being role models to a lot of youth that are watching the PBA. Pero, so, yes, Angela. Yeah, I was gonna ask you lang, Lisa, kasi parang medyo may bilang na ng mga insidente na nare-reprimand nga ito si Calvin Abueva. A few months ago, diba? Di ba? A few months ago lang. Asawa ng isang player. I was wondering kung meron bang binigay na ang commissioner sa kanya ultimatum na one more like this, you're really out. Correct. Well, for this incident, he was fined 20,000 plus a game suspension. Mabigat yun kasi sa mother teams nila, hindi nila siyempre nagbubustuhan na sususpend ka. So sisira yung diskarte ng coach. He won't be able to play in their next game in Ninoy Aquino against NLEX. Pero si Commissioner, alam mo, mabait kasi yung Commissioner din natin eh. Diba? Hanggang at kaya niyang unawain at pagsasabihan. Pero sinabihan niya si Calvin na hindi na to pwedeng maulit. Dahil pag naulit pa to, you will be given a higher penalty to pay, a fine to pay, plus more game suspensions. But you were right in saying that this is not, you know, the first time, not even the second. Very recently, not long ago, but a month ago, di ba, it was 100,000 pesos fine that was slapped to Calvin Abueva for, you know, that mocking gesture naman on Coach George Gallant's disability. Right. Pero kung maaalala nyo, pre-pandemic 2019, Calvin Abueva was also suspended indefinitely by the PBA for hitting Terrence Jones, yung important talk and text. Mm-hmm. Umabot yung suspension na yun ng 16 months. Mm-hmm. So, hopefully, hindi naman na tumasundan, you know, because we sorry, know Lisa, the PBA is a very physical game, it's highly emotional, and Calvin is one player that is full of character, and he's he's very important to his team, and he is, of course, kumbaga,
wanted and feared by the fans to be seen playing. So sana hindi na nga maulit. Mm. Oh, Grisa, nakalimutan pa natin yung dugout na sagutan, no? Oh, naalala mo yon with the wife of ayun, another so player. Ayun, sa wife mo, Tautua. Mm-hmm. Oh. Yeah, oh, mm-hmm. that also happened pretty much, you know, the same night. Mm-hmm. That game, he first had a little verbal altercation with some of the San Miguel players. Then came the mocking gesture. Tapos mm-hmm. paglabas, hindi pa natapos. Mm-hmm. Nagkaroon pa ng konting komosyon sa dugout. Mm-hmm. Doon naman, pinagsabihan pareho. Si Mo Tautua and also Calvin Abueva on how to, you know, how to handle situations like that better moving forward. Oh. Magandang short discussion dito, Riza, no? At Angela. Normally kasi, di ba, ang atleta daw, mga tao rin. Pero of course, sinasabi na mm-hmm. yung superior athlete daw ay kayang kontrolin ang kanyang mga emosyon regardless of the environment around him. Ang classic example dyan, yung nasa free throw, daming nagtatry mag-distract sa'yo. Mga heckler. Pero napapasok mo pa rin pasok yung bola sa goal. Uh-oh. Pero yung heckling, halimbawa, sa football recently, no? Yes. Merong isang insidente na may racist slur na narinig from the fan. Mm-hmm. At talagang nag-act doon yung snap siya, yung authorities. So, Riza, paano ba to? Pag nagko-cover ka ba ng mga games? Kasi siyempre hindi naririnig sa TV yung mga side comments kung ano. Pero gaano ba kagrabe naririnig ng mga players? Pati na rin yung mga tawag dito, trash talking. Yeah. Mm-hmm. Well, you know, I have to say in my personal experience in the PBA, you'll hear everything. Oh. From the lightest to the below the belt to the gravest na yung talagang meron ding mambe-personal na yung kumbaga idadamay na yung pamilya mo yung mga masasabi ng hindi maganda. And this doesn't only happen to players, it also happens to the referees. Mm-hmm. Diba, alam natin, ako, daming hindi natutuwa pag, let's say, may tawag ang referee, o lagi merong, ano, hindi mag-a-agree. The coaches, Nakul, coach, even our kilala officials. Ganyan. And, you know, coach. The PBA, every game yan, bago magsimula, every game day, may reminder yan sa fans on how they are supposed to, you know, how they're supposed handle, to be behaving in the games. Mm-hmm. Pero, syempre, tayo, nangingibabaw sa mga players yung paalala na hindi dapat pumatol. Mm-hmm. You know, again, ang tamang direction is, if there's anything that you hear that you feel is too much and it's going to be, you know, something that you cannot, you know, deal with, mm-hmm. the best course of action is to tell the officials and the officials mm-hmm. will take care of it. Sabi nga ni Commissioner, sabihan mo kami, kasi kung talagang mali naman din yung fan, then we can, paano ba to? Parang pwede nating i-deny yung fan, yes, of, you know, watching the game at palabasin natin at kung talagang mali ang ginawa ng fan, pwede rin yung ma-ban in watching the games. Correct. So meron namang equal protection mm-hmm. ang fans both and the players mm-hmm. and the officials in a PBA court, game. Pero hindi talaga maiiwasan, lalo na, Lord, alam mo naman tayo mga Pinoy, napakalakas din natin mga Alaska. Correct. Hindi rin tayo papahuli sa sa kantsawan. Pero sa mga players natin, pag hindi pa rin pumalag. It's really a lot. You know, more than they train their bodies and they work out and they practice, you know, to get strong for the game, it's a lot of mental toughness that's also correct. Required to them. Mm. Hindi rin madali, pero again, dun sa, balik tayo sa issue ni Calvin Abueva, still, it's not an excuse and the PBA is not tolerating it. That's why he got fined and suspended. Naalala ko nun, Riza, may mental health issue sa inamin si Calvin Abueva, pero ito, as a closing, siguro, kung wala talaga, maliban sa idulog sa highest court in the land, Rafi Turfo in action. Okay. Gawin niya kaya yung ginawa ni Ron Artest. Di ba? Nagpabago siya ng pangalan. Meta World Peace. Boom! Di ba? Tapos, ako na kaya, magandang pangalan. Kalayaan something sa... Kalayaan ng bansa o kapayapaan kalayaan sa bansa. Junior, mga junior po niya. baka yun na talaga yung sikreto noon, di ba, Riza? Kasi si Artest, nanlulusob din ng fan dati yun eh. Ngayon, bagong buhay na siya. Bagong buhay na. But with that, thank you so much for the updates. One News Sports Editor, Riza Diaz. Thank you, Riza. Thank you. Kasi pag ano naman, sabi mo, magsabi ka sa official, sabihan ka, sumbongero. Di ba? Ano to, grade 4?
Kaya may bigal, aminin mo, may mga ganyan. Hindi, partly, parang nagsumbong ka sa polis. Diba? Mm-hmm. Eh, paano kung yung ref yung naaasar sa'yo? Diba? Hindi pwede yun. Ako, mahirap talaga ang crowd yan. Ang bahala doon. Oh, lalo na kung NCAA, circa 1980s yan. Pero anyway, but from sports, let's go to showbiz. Ah, yes. Okay, may baon ako ha. Para dun sa mga fans of Bea Alonso and Dominic Roque, na they're wondering kasi if they are back together na. Kasi they noticed daw some similarities on their recent Instagram post. Mm-hmm. Mga talagang binabantayan nila itong mga ito. No? Both mm-hmm. posted a carousel of photos they took in March on Instagram. No? Bea captioned her post, "Thank you, March." Well, Dominic wrote, "Marzo." Okay? So the two confirmed the end of their engagement last February. Mm-hmm. Baka naman, ano yan? Kasi parang, sinabi naman nila, they're trying to fix their relationship. Pero although they're not officially... Sayang yung down sa caterer. Bahala ka sa buhay mo. Tsaka ano, di ba? Baka naman, thank you, Mars. Baka yun ibig sabihin. Ibig mong sabihin. Hello, Mars. Diba? Pero hindi kasi... I mean, it's not only them who did those kind of posts. Like, may nakita din ako si Ann Curtis, nag-thank you sa March. Kasi usually ganoon na ngayon sa Instagram. Ikaw na, visible ka sa Instagram. Hindi, oh. Hindi masyado. Minsan nakita kita doon, nasa beach ka eh. Saan yung Boracay yun, no? Hindi. Ba't di ka nansama? Hmm? Mahal lang pamasahe. Napunta sa'yo yung usapan. Sorry, hindi sa Boracay yun, ha? Di ba? Saan? Oo. Palawan? Kung gusto kong magbabad sa tubig ng maraming tao, pupunta akong Quiapo. Ay, ganun ba? Akala ko sa Dolomite Beach. Pwede rin, pero si Ivan Taringke pumupunta rin. Mm-hmm. Pero ito, meron pa akong isang showbiz na report sa inyo, yung SB19. Oh, diba? Ay, kilalang-kilala mo yan. Kilalang-kilala natin yan. SB19 still confirmed the group is working on their solo projects. However, he did not specify what these are. So, Stell, Ken, Josh, Justin, and Pablo are set to stage their two-night concert on May 18 and 19 in Araneta Coliseum mm-hmm. after almost a year of touring the world with their Pagtatag concert. Mm-hmm. Para dun sa mga nag-aabang ng mga iba pang announcement, correct. SB19, check na lang nila yung Facebook mm-hmm. account nila. Para sa BTS, iba may kanya-kanya mga projects din sila. Oh. Oo. At ito'y irony dyan. Para magtagal ang pagsasama ninyo, kailangan i-recognize nyo yung yearning for individual individuality. Mm-hmm. Oh. Kasi para ka maging part ng isang team, dapat buo ka muna bilang isang individual. Taray naman. Correct. Na ang kaligayahan mo ay hindi nakadepende lamang sa isang tao at sa ibang tao. Kundi sa sarili. Kay Direk. Alright. You're still watching Afternoon Delight dito pa sa One News hanggang alas 3 po kami. Pero kailangan muna namin mag-break at kakain po si Angela ng lumpia. Diyan lang po kayo. Dito lang po kami ni Angela. We'll be right back.
Alright, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lord Rivera, kasama po ang babaeng beaming smile kahit na pagkakakain na lang ng lumpiang sariwa. Angela Lugunsad Castro. Oo, sige. Pasadahan muna natin ang ilang headlines ng One News this Thursday, April 4. Hackers have attacked the domains and systems of the Science and Technology Department. According to the DOST, a local hacking group has claimed responsibility for the attack. But their claim of deleting 25 terabytes of data has yet to be verified. The DICT is now coordinating with the DOST to bring their systems back. Now, Socioeconomic Planning Secretary Arsenio Balisacan says the Philippines is still on track to reach upper middle income status in 2025. He noted that the government's growth target of 67% is still within range. The two remaining co-accused of Pastor Apollo Quiboloy on child abuse charges have voluntarily surrendered to the National Bureau of Investigation, or NBI. Quiboloy's three other co-accused were earlier arrested in Davao City. The preacher remains at large. Speaking of Pastor Quiboloy, kamusta na? Manhunt talaga. Manhunt na. Kasi meron ng warrant eh. Declared na siya fugitive. At served na sa mga attorneys daw. Yes. Kahapon yata. Kahapon. Oh, kahapon. Diyan sa Davao. Okay, para pag-usapan po yan at update dyan, nasa Davao po ang ating News 5 correspondent, Bril Montalvo. Bril, ano mga updates natin dyan? Lord, Angela, magandang hapon. Kakarating lang natin dito sa NBI Region 11 office. Galing tayo kaninang umaga doon sa mga property ni Pastor Apollo Quiboloy doon sa Barangay Tamayong dito pa rin sa Davao City. So sumama tayo sa pag-serve ng warrant of arrest kaya Pastor Quiboloy doon sa nasabing area. At una nating pinuntahan ito nga prayer mountain ni Pastor Apollo Quiboloy para ihain ng mga personnel ng NBI at ng Davao City Police itong warrant of arrest sa kanyang kasong child abuse at sexual abuse. At doon nga pagpasok natin, grabe ang seguridad at sinalubong ang mga personnel ng NBI at ng DCPO nung abogado at mga trabahante ni Pastor Apollo Quiboloy doon sa Prayer Mountain. But wala doon si Pastor Apollo Quiboloy. Then sure natin nga pinuntahan itong Glory Mountain na doon din sa Barangay Tamayong dito sa Davao City. But same, hindi pa rin nakita si Pastor Apollo Quiboloy doon sa dalawang area sa Barangay Tamayong. Kaya ngayon, kakarating lang natin at dito sa office ng NBI, kakabalik lang namin dito sa kanilang headquarters at nagpaplano na naman ngayong hapon itong NBI at si police para sa another pag-serve ng warrant of arrest kay Pastor Apollo Quiboloy sa kanyang dalawa pang property dito sa Davao City. At kanina ding umaga ay sumurrender na, voluntary surrender dito sa tanggapan ng NBI 11. Ito pang dalawang akusado kasama kay Quiboloy sa kasong child abuse. Ito ngang si Jacqueline Roy at si Ingrid Canada. So kaninang umaga, nag-surrender sila dito at sinamahan din sila ng NBI doon sa Regional Trial Court Branch 12 para magpiyansa sa kasong child abuse. At nagpiyansa sila ng tiga 80,000 pesos bawat isa. So kahapon din ay sumurrender na ito pang tatlo pang kasama or akusado sa kasong child abuse niya kasama si Pastor Apollo Quiboloy. Ito ngang si Crescente Canada, Pauline Canada at Sylvia Semanyet. So kahapon, nag-bail na din sila, nagpiansan din sila sa RTC Branch 12 ng tig 80,000 pesos. So ngayon,
hinahanap pa rin natin ang si Pastor Apollo Kibuloy, kasi hanggang sa ngayon hindi pa alam ng NBI at si Police kung saan ang kinaroroonan ngayon ng Pastor Lord Angela. Mm-hmm. Brill, tanong ko lang, ano kasi sabi nila dito, yung mga sasakyan, helicopters at saka eroplano ni Pastor Apollo Kibuloy are still in the area, indicating na sabi nila maaring nandito pa rin si Pastor Apollo Kibuloy. Other than that, ano yung mga indication pa na maaaring magsabi na nandito siya? At may nakausap na ba tayo recently kahit isa sa mga legal counsel niya? Tama ka dyan, Angela, no? So, ayun nga sa National Bureau Investigation Region 11, sa pagpunta nila doon sa Prayer Mountain at sa Glory Mountain ni Pastor Apollo Kibuloy, is nakita pa nila doon ang mga sasakyan, itong ang mga helicopter ni Pastor Apollo Kibuloy na nandoon pa. So hindi namin personal na nakita, kasi nga hindi sinama yung mga media. Ayan, doon sa pag-iikot sa Prayer Mountain at sa Glory Mountain na pag-aari ni Pastor Apollo Kibuloy. So sabi ng mga personahe ng NBI, malaki ang kutob nila na nandito pa si Pastor Apollo Kibuloy, kasi nga wala pa silang information kung nakalabas na ito, at according sa Bureau of Immigration, wala pa silang listahan o information na umalis na ng bansa si Pastor Apollo Kibuloy. Oo. Brill, tanong ko lang din sa'yo, ano, ito bang si Pastor Apollo Kibuloy ay kung may nakalap kang balita na nagpipreach pa rin ba siya live via online platforms? Sa ngayon since the arrest, Angela, simula nung inano siya ng Senado at Kongreso, ay hindi na mahagila pa si Pastor Kibuloy ni sa kanyang mga preaching doon sa kanilang simbahan, ay hindi na nagpipreach itong si Pastor Apollo Kibuloy. At nakausapin natin yung mga member niya doon sa Prayer Mountain at sa Glory Mountain, ilang buwan na din nilang hindi nakikita ng personal si Pastor Apollo Kibuloy. Mm-hmm. Okay, Brad, ginagamit ba ng mga naghahanap sa kanya yung, ewan, kinaalala mo, nagbigay siya ng clue? Oo, na parang riddle to be solved at kung nasaan siya, at meron pang premyo. Ito ba tinitake into consideration ng mga aarestong mga otoridad, Brill? Sa ngayon, according sa authorities, NBI at sa Davao City Police Office, ito ongoing pa ang kanilang monitoring, at meron na din silang tracker team kung saan ngayon si Pastor Apollo Kibuloy. But as of this moment, hindi pa nila mahagila, hindi pa nila alam kung saan eksakto or itong whereabouts ni Pastor Apollo Kibuloy. Mm-hmm. Okay. So paglilinaw lang, Brian, no? So pag halimbawa, pag naaresto, saan idediretso ang pastor? Meron ka bang info, Brill? Diretso ba sa Senado, sa Senate Sergeant at Arms, or sa iba pa? According sa NBI at sa Davao City Police, pag sumurrender itong si Pastor Apollo Kibuloy, either sa NBI o sa Davao City Police Office, meron naman silang facilities dito para ma-accommodate itong si Pastor Apollo Kibuloy. If ever na mag-surrender si Pastor Apollo Kibuloy, tapos mag-fiansa siya ng 80,000 for his itong child abuse na kaso, at 200,000 for his sexual abuse na kaso isa, makakalaya rin siya. So depende sa Senate at Sergeant at Arms kung nandito sila if ever na mag-surrender si Pastor Apollo Kibuloy. That's the time na mahuhuli ng ating Senate Sergeant at Arms si Pastor Apollo Kibuloy. So if ever na mag-fiansa, tapos wala dito ang Senate Sergeant at Arms, makakalaya pa rin si Pastor Apollo Kibuloy. Mm-hmm. Okay. Maraming salamat ang ating News 5 correspondent sa Davao, si Brill Montalvo. Sayang, hindi natin natanong kung... Ano ba? Marami kasi nagdo-joke, pero may mga yung lindol daw na nangyari. Samantala, yes, Angela, uh-oh, hindi ang panahon ng init ngayon. Alam nyo ba, may naganap kanina na planetary alignment in this month. Nako, napakarami pang astrol
astronomical events, ha? Astronomical. Muntik-muntik ka na. Ang mangyayari. Okay, ang April, Angela, alam mo ba? Ano? Ay Global Astronomy Month. Wow! As yun pala yun. Declared by the Astronomers Without Borders. May grupo palang ganun, ano? At sinasabi kasi nila, April daw ang best time to gaze at the sky and to be reminded na every time that the history of astronomy daw is always a reminder that every time we think we're special, hindi tayo special. Ang dami nangyayari sa kalawakan. At ano ba mangyayari? Mga special, mga kinalaman ng tala at mga planeta, makikita natin ngayong Abril. Kasama po natin, makakausap po natin po ang chief po ng Astronomical Publication and Planetarium Unit, si Mr. Mario Raimundo. Engineer, welcome po sa Afternoon Delight, sir. Yes, isang magandang hapon sa inyong dalawa, Lord De Vera and Angelia Lugunsad. Opo. Sa inyong mga manonood at tagapakinig ng inyong programa. Yun. Okay. Sir, pakaliwanag, bakit Abril daw napili ng maging Global Astronomy Month? Well, ang unang naging isipan nila dyan, sapagkat ang Abril, dyan mas maganda ang ating sky. Mm-hmm. So kasi sa astronomy, ay kapag kami ulap, yan, kalaban kasi ng astronomy yon. Mm-hmm. And during this time, itong month na ito ay kokonti lamang ang cloudiness. Okay. So ito ay dineclare ng Global Astronomy Month na kung saan ang lahat ng mga astronomical societies, including PAGASA as nasa top of the pyramid, apo, ay nagkoconduct din ng tinatawag natin na celebration na yan. At dito nagkoconduct kami ng libreng pre-telescoping ba, no? Mm-hmm. Sa amin sa Astronomical Observatory. At kung sakaling hindi pa matutuloy dito sa aming planetarium, ang aming renovation, ay magkakaroon din kami ng libreng pre-planetarium show dito sa Central Oaks. Opo, makapunta ako dyan. Dapat lahat ng mga bata at maging mga interesado sa si pumunta dyan. Okay, kanina po may nangyaring pag-a-align ng mga planetang Venus, Neptune, Saturn at Mars. Tama ho ba? Yes, Mars, ano? Opo. Kaninang umaga, mga bandang 5 o'clock, kasi yung pinakamaganda observan nito is 5 o'clock in the morning na kung saan bago sumikat ang araw. Kasi yung Venus, medyo malapit yan sa araw. Pero before that, ay mauna muna sumikat yung Mars and then followed by Saturn and then ang Venus. Mm-hmm. Ngayon, yung tatlo na yan ay by naked eye observation na kung saan ay ang karagdagan dyan ay ang Neptune na kung saan ay kadikit supposed to be ng Venus. Kaya lamang, kung gusto nating makita ang Neptune, ay dapat meron tayong kaukulang telescope o special tool kasi masyadong maliit masyado ang planeta na yan. Mm-hmm. Now, itong tatlong planeta na ito ay madadagdagan pa yan ng isa pang planeta. Kaya lang on the last week of the April na kung saan dahil mas mabilis mag-orbit ang planeta Mercury. So sa last week of April, ang Venus, ang Mercury, ang Neptune at ang Saturn and Mars ay maaari pa rin nating makita. So ilang araw po? Yes, engineer. Ilang araw po ba tatagal itong sinasabing planetary alignment? At yun nga po, no, kasi dun sa iba na mga wala naman pong telescope sa bahay, 'di ba? Where can they go to be able to view this? Well, any place in the Philippines ay po pwede ito provided na clear ang sky at walang obstruction. Kasi lalo sa, let's say, na pinakamaganda dyan kung nando kasi may baybayin dagat. Kasi ang baybayin dagat, walang mga puno doon. So sa Manila Bay, siguro pinakamaganda yan kasi or kung saan nakaharap tayo sa eastern side. Mababa lang masyado kasi ang planet Venus. So yun lang may kahirapan dito sapagkat ang kalaban natin dito at 5 o'clock o 5:30 may glare na ng sun o sunset glow. So itong tatlo na ito ay by naked eye ay makikita. Mm-mm. Actually ay nakita ito the last time December 2022. Wow. At sa lahat ng mga naked eye planet ay bibihira ang lima. Mm-hmm. Ang kulang kasi dito ang Mercury tsaka ang Jupiter. Opo. Ngayon yung dalawa na yon ay sa 2040 around September ay dyan makikita natin magsasama-sama, tinatawag yan na conjunction of planet. Lima po. Sa ngayon po, ito pong mga naked eye na ito ay tatlo. At lalabas lamang po, apat lamang po ito pagdating po ng katapusan ng Abril. Opo. Okay. 2 days sa April 8, engineer, may mangyayari din. Naked eye ka mo. Yes. Naked eye, hindi mo pwede gamitin solar eclipse. Isang pagkakataon ito para
maklaro ko sa ating mga kababayan. Apo. Na ang April 8 total solar eclipse. Apo. Ay hindi po talaga makikita sa Pilipinas. Ah, okay. Okay. Ito po ay makikita sa mga sumusunod na lugar. Papunta po ito ng Mexico, United States at saka po Canada hanggang sa matawas sa Atlantic Ocean. Mm-hmm. Ang mga lugar pong yun ay kung saan nyo mayroong eclipse track, yan po ang mga ka-experience na tinatawag na total solar eclipse. Dito po sa atin ay malayo po ang position ng moon. Hindi po natin makikita ang tinatawag nating total solar eclipse. Kaya pala wala sa listahan ay, ng ano. Po na tinatawag na parang nagkakaroon circulation news. Opo. Na kung saan ay binibigyan po ng babala ang ating mga babayan na dapat daw po ay magsipaghanda at magkakaroon po ng tatlong gabi na puro dilim. Which is yun po isang malaking kalokohan. Yo, at yan po ay dinibang na po ng aming ng pag-asa. Opo. Isa pa nga pag-debunk din po, Engineer Mario, paki-debunk nga din po itong mga mga naririnig din po natin or kung meron pong katotohanan dito, paki-explain din po sa amin. Kung wala, paki-explain din po. Kasi ito daw pong alignment ng mga planets recently ay nag-cause nitong paglindol at pagkakaroon ng tsunami warning sa different countries like us here in the Philippines, in Japan. What can you say about that po, Engineer? Wala pong kinalaman ang position ng mga planets dito po sa disaster na nangyayari dito sa atin. Sapagkat kung ang pinag-uusapan po natin, let's say na sila po ay nag-align, ang karamihan pong sinasabi ng ating mga babayan dyan o ibang mga tao, ay magkakaroon daw po ng gravitational tag o yung pagbabataka ng mga gravity ng bawat planeta. Mm-hmm. Now, ang mga planeta pong nakikita natin, although, ay para magkakatikit sa kalangitan, from our own perspective dito sa Earth, yan po ay talagang may mga malalayo po yan, especially po ang Saturn. Mm-hmm. Ang Saturn po ay napakalayo po niyan sa Mars at saka sa Venus. Hindi po talaga po makaka-apekto ang mga planeta na yan, kahit na po magdikit-dikit yan, dahil nga po may kanya-kanya namang inclination. Mm-hmm. So, yung pong pangyayari mga ganito ay siguro po yung pangyayari dun sa nangyari sa Taiwan is merely a coincidence lang po siguro. Correct. Pero wala po talaga na wala participation ang mga planetang ito doon sa tinatawag natin na paglindol sa Taiwan. Ayun, malinaw yung explanation na yan, ha? Mismo, oo. Oo, kasi there was a piece on the Philippine Star a week ago na nabasa ko po yan na sinasabi po that we are in a very unusual time. Earth is rotating a tad faster than it used to, so we may have to subtract a second from our world, from world clocks, no? So, ano po ba ito, yung tinatawag na negative leap second? Can you explain it to us po, Engineer? Okay. Ang leap seconds po kasi ganito po yan. Yung pong ating sinusunod na civil time, ay ano po kasi yan eh, yung po yung output na nanggagaling sa mga session clock. So, physical clock po yon. Now, ang talaga pong tunay na sinusunod natin, yung tunay na ikot ng mundo. Yes. Now, yung pong ikot ng mundo na yan ay subjected po yan kapag ka po nagkaroon ng earthquake. So, parang nagkakaroon ng tidal breaking. And from time to time, kinecheck po yan ng International Earth Rotation System. At pag na-detect po nila na ito po ay maaring sumobra o magkulang ng isang segundo, dadagdag po sila ng tinatawag na leap seconds. Mm-hmm. Para po makompleto rin po natin yung tinatawag natin ang paggamit natin ng tamang oras using the physical clock. Mm-hmm. So yung pong leap seconds na yan ay noong year 2000, halos tatlo lamang po ang inintroduce. Mm-hmm. So yung mga ganyan ay para lang po marecon yung pong tinatawag natin na true rotation of the Earth na kung saan yun po ang ating sinusunod against dun sa physical clock na tinatawag na session clock, which is perfect po kasi ang tinatawag natin na napoproduce ng mga session clock. Mm-hmm. Pero po, dahil nga po dun sa subjective po ang ikot ng ating mundo, kinokorrect po lagi ang dalawa na yan. Mm-hmm. Para po yun magamit natin. Tinatawag po yan na coordinated universal time. Oo. So ngayon po, kailan po yung pag-correct po ngayon ng ano ng ating mga orasan? Ngayon ay wala pa namang instruction na magbawas. It's up to the International Earth Rotation System na kung saan yan po o kung sakali po magdadagdag sila either sa June po yan o sa December. Mm. Okay. Sige. Ako, ang last question ako, Engineer, no? Siguro, yep. Maraming magtataka sa mga kababayan natin. At ito'y may kinalaman na rin siguro sa astronomy, no? Mm-hmm. Siguro, para sa kanya, ano kinalaman sa buhay ko niyan? Mababago ba buhay ko niyan ng negative leap second na yan? Parang, in the same way na, ano naman kinala,
yung kung makikita ko yung Ursa Minor, yung Lyrid meteor shower, yung pag-ano ng mga Hydra sextans kita, Antlia etc. Ano ba yung bleed na ako? Ano ba mapapala namin diyan? Engineer, paki-infect po ang viewers natin ng kagandahan ng astronomy. Nagulat mo ako doon sa mga binanggit ng mga constellation, mas marami pa yata nalalaman sa ulo si engineer. Hindi, naka-print out po dito. Anyway, actually, ang pag-aaral po ng mga yan during that time, kaya nasa iba na po kasi tayo eh. No? Ang pag-aaral, ang understanding natin sa astronomy mas mataas na kumpara sa dati. Yeah. Now, ito po talaga, ang pag-aaral po nito ay para lang po sa mga, halos sa mga, sa education po, sa mga bata. Now, yan po ang mas maganda na mapag-aralan nila. Para kasi po, ang changes ng ang technology ng astronomy, napakabilis. Now, hindi pa rin natin na aalis kasi yung dating kultura natin na kino-correlate lagi ang lahat ng mangyayari sa kalangitan. Mm-hmm. Halimbawa nga po, yung mga kultura na sinasabi kagaya na po magkakaroon ng eclipse. Pinagbabawalan po ang lahat ng ating mga babae na lumabas, especially mga puntes. Yung po yung mga paniniwala. Yung pong paglabas ng mga sinasabi mga bulalakaw. Mm-hmm. Yan po ay kapag daw iyan ay nakakita ka at nag-wish ka, magkakatotoong wish mo. So yung mga ganyan na event, is a regular thing sa atin, pero dito sa ating mga kababayan ay nagamit nila yan. Wala naman masamang maniwala eh. Sapagkat yan ang bilip, malaking bagay po yan eh. Mm-hmm. Tama. Opo. Okay. So, alright. Engineer, sa mga magulang, ano, sa mga magbabarkada na magandang trip, alam nyo, para may iba naman, punta kayo ng mga planetarium sa pag-asa, ganyan, at magkaroon kayo ng group tours, etc. Ang sarap pag-aralan ng mga ganyan. Totoo. Sabi mo, geeky-geeky, pero diyan nagsisimula ang imahinasyon. And sabi ni Einstein, imagination is more important than knowledge. Yun. Dadagdag ko pa rin, Lord, total nandito sa Global Astronomy Month. Apo. Ang aming opisina, ang PAGASA Astronomical Observatory na kung saan yan po ay situated in the University of the Philippines, ay open po sa general public. Yun. Po pwede pong magpunta ating mga babayan doon para po ay makasilip sila. Every Wednesday po, open po ang aming Wednesday observatory in celebration of the Global Astronomy Month. Yung sa may UP campus po ito, Director. Opo. Yes. Okay, Direct. Yes, sir. Okay. Director, ako po ay Aquarius. Ikaw ano ka? Joke lang. Ilang beses nyo na-encounter yung ganyang mga tanong, Engineer? Magkaiba po yun. No? Pag nalalaman nila. May karagdagan ako dyan sa tinatawag mo. Nandun na tayo sa Sojaks. Ano? Opo. Yan po kasi, positioning po kasi ng sun yun. Nagbago na po yan, pero hindi po yung tinatanggap ng Sojaks yan. Meron po tayong 13 zodiacal sign na tinatawag natin si Ophiuchus. Opo. Alam niyo po ba kung saan dumadaan ng araw? Kasi po pag sinabi Sojaks, kaya nga po sinasabi ng birthday mo. Kasi doon sa constellation na nandun ang araw. So pagdating ng birthday mo, hindi mo makikita yung constellation mo eh. Kasi background stars yun eh. Now, yung sa akin po during the time, ako po ay Sagittarius. Opo. Ngayon, dahil nga doon sa tinatawag na nag-shift na ng konti ang movement ng sun, mas mahaba na po ang tinatraverse ng sun sa constellation of Ophiuchus. Mm-hmm. Kaya po ako ngayon, from Sagittarian, I became an Ophiuchan. Oh. And then, okay. And then yung pong tinatawag natin na Scorpio, ay halos sa linggo na lang dumadaan ng araw doon. Pero yun po ay hindi ginagamit sa ngayon sa Zodiacs. Yes. Sapagkat hindi po kasi sinama talaga nung dinevelop po kasi yung Zodiacs kasi may character po kasi yung behaviors na nakapasok doon. Yes. Mm-hmm. Hindi po yan tatanggapin basta-basta. Oo, ibang anomala. Ang sinasabi ko lang, on a technical side, talaga pong doon, positioning ng sun, doon po talaga dumadaan ng araw. Marami pa tayong gustong pinatulan ako ni Engineer. Marami pa tayong gustong pag-usapan pero unfortunately we don't have much time. But thank you for joining us for joining Afternoon Delight, Chief of the Astronomical Publication and Planetarium Unit, Engineer Mario Raimundo. Cheers, sir. Same dear, at kayo nag-enjoy din sa pre-pull up sa inyo. Thank you. Makukulit mga Scorpio. Oras! Anong sign mo? Cancer. Talagang sumagot si Sir. Oo, no? Diba? Yung kasi mga zodiac. Kala mo. Yan ang mga masarap. Siya. Yan ang mga masarap kainuman, totoo. Angela. Magandang usapan niyo. At ito, inuman ba ka mo? Oh. Oras na para sa ating portion na wala pa rin background music hanggang ngayon. Kung bakit, alam niya. Mamaya, I Saw the Signs, the Saucy Edition, Angela. Ba? Ano yan? Nababasa mo ba yan? Oo. Oh.
basahin ko yan. Sige nga. Sige, ito. Pakiusap pa, huwag sana gawing sabaw ang gravy. Yan. Salamat. Ano nakalagay? Salamat. Oo. Salamat. Obviously, fake yan. Hindi yan gagawin ng... KFC. Oo. Ay. Pero may mga kilala ko na ginagawang sabaw. Oo. Tago natin sa pangalang Camille Samonte. Ay, ganun ba? O order ng isang piraso ng paa ng manok. Kaya lulunurin ang buong kanin. Kaya ngayon yung pitchel ng gravy naka-chain na. Mm-hmm. Para naka-chain. Ano. Hindi ka pa nakapunta. Pa. Pero, next na daw, next. Ito, sorry, pero dagdag ko lang ito. Magpakasawa kayo sa gravy sa Pilipinas. Sa KFC, sa ibang bansa, walang gravy. Sa mashed potato lang nilalagayan. O, oh, diba? Mm-hmm. Ito, hindi pwedeng walang sauce. Make it quick. Get it? Make it that's quick. That's witty, actually. Mm-hmm. Ito naman. Oh, three kinds of sauces. Oh. So, sauce Santa Maria, sauce Maria Josef, sauce Ginoo. With feelings pa yun, ah. Mm-hmm. Nako, maraming salamat sa'yo. Sauce Mio. Angela Lagunzadka, so for keeping me company today. Thank salamat. You for having me. Nag-enjoy naman ako. Ayan. Bukas? Talaga? Oo. Oh. Baka pwedeng... Okay, babalik si Miss Denise Tana. Hi, Denise. Oh, hi, Denise. Mm-hmm. Oh. Alas dos in punto, afternoon delight. Alam mo na yan. And as always, thank you again, Angela. Thank you. Ang brunch, pakiplug. Oo, panoorin niyo po Brunch with Angela Diego Castro. Mondays to Fridays, 10 to 11. Of course, here on One News. Ang co-host baro kasing gwapo ko ba? Oo. Para napilitan ko lang. Okay, as always, have a delightful afternoon, everyone. Thank you.